Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Sa part 2 ho ng ating pong paglalakbay, katuwang ho ang Department of Tourism sa home of the famous 100 Islands. So ito po yung sa Pangasinan. May samahan po tayo ha para tuklasin po ang ganda ng Pangasinan. Food trip na may kasamang sightseeing sa kanila pong mga makasaysayang lugar. Panoorin po natin. Lots of reasons to pack your bags and wander as we go deep sea swimming on the second leg of our Pangasinan getaway. Travel in style and head back to the future sa heritage sites ng Lingayen. Makikita mo dito ang Capitol Building. Ito yung tinaguri ang 1 of 8 architectural treasures of the Philippines because of its architectural value, well-preserved by the provincial government. At nitong nakaraang buwan, ginanap dito ang highlight ng Festival Capital of the North, ang Agaw ng Pangasinan. Ipinakikita rito ang makulay na kultura ng buong probinsya. Taon-taon, ipinagdiriwang natin ang Agaw ng Pangasinan ng April 5. Siyempre, dahil gusto natin na maipakita kung ano yung mga ginagawa na ng iba't ibang bayan o lungsod sa Pangasinan, kung ano yung mga festival, street dancing nila, dinadala namin dito sa Kapitolyo, sa Lingayen, para sa isang pagdiriwa. Itodo na natin ang saya sa pinakasikat na tourist destination sa probinsya and savor 101 ways to love Pangasinan's 100 islands. Ang pinagmamalaki na labinis Pangasinan ay ang National Park ng 100 Islands. Ito ay composed ng 123 islands and 25 of them are named islands. Pero sa mga islands na ito, tatlo ang pinaka-importante or major islands na tinatawag natin na kung saan andoon ang mga water sports activities at saka mga special features. Unravel the Thrill Seekers Playground in Alaminos. You know you're going to have fun when you hear the word snorkeling, kayaking, at lalo na ang banana boat ride. Sa halagang 250 pesos per person, pwede nang subukan ang giant banana ride. Curious what to find down there? I-try nyo ang reef walking, ang pinakabagong underwater activity sa 100 Islands. Pwede pang mag-fish feeding para mas makabonding ang makukulay na isda. The ultimate way to cool off after enjoying some time under the sun is to enjoy authentic Pangalatok dishes. Bida sa kanilang kusina ang ginulayang Alaminos Longganisa. Ang sweet and spicy Alaminos Longganisa patok din sa panlasa ng mga turista. Sa tingin pa lang, talaga namang nakakatakam ang steamed lobster. Sa halagang 800 pesos lang, matitikman nyo na ang fresh seafood delicacy na ito. Isa rin sa bestsellers nila ang inihaw na hito. 224 kada piraso pero winner sa laki at linamnam. At alamin ang secret recipe ng paboritong salsawan ng mga Pinoy, ang bagoong. Ganito po ang proseso ng paghalo ng bagoong. Ibubuhos namin ito bago hinahalo. Talagang sulit ang bakasyon sa Pangasinan. Home of the best views and best flavors to capture the hearts of local and foreign tourists alike. Lahat ng yan ngayong darating na linggo, May 7 sa iTravel Pinas.